10 mga kakaiba ngunit nakakamanghang mga bagay na makikita sa ating kalangitan. Welcome sa Arvin Polo TV. Siguro paborito mong pagmasdan ang buwan o ang mga bituin dahil sa ganda nito. Ngunit alam mo ba na bukod dito ay marami pang mga nakakamanghang bagay na nangyayari sa ating kalangitan na hindi natin nakikita? O maaring malamang minsan lamang ito nangyayari? Pero ano-ano bang kakaibang bagay ang nagaganap sa kalangitan na bibihira lamang mangyari? At kung mahilig kang tumingin sa kalangitan, ay para sa iyo ang video na ito. Dahil dito ay tatalakayin, aalamin at titignan natin ang 10 mga kakaibang night sky phenomena. Kaya naman simulan na agad natin. Number 1. Aurora Australis. Ang Aurora Australis o Southern Lights ay tumutukoy sa isang napakagandang tanawin na makikita sa southern part ng mundo, malapit sa South Pole. Katulad ng Aurora Borealis or Northern Lights sa northern part, ang Aurora Australis ay nagpapakita ng makukulay na ilaw sa kalangitan. Ang mga ilaw na ito ay galing sa combination ng mga particle mula sa araw at ang magnetic field ng Earth. Ang Aurora Australis ay nagsisimula sa mga solar wind at sa mga stream ng charged particles mula sa araw. At kapag tumama ang mga particle na ito sa magnetosphere ng Earth, ay naglalabas ito ng energy. Ang magnetosphere ay ang lugar sa paligid ng Earth na pinoprotektahan ng magnetic field nito. Ang ilang mga particle ay nakukulong sa mga magnetic field lines at ipinapadala patungo sa mga pole ng Earth. At kapag ang mga particle na ito ay umabot sa upper atmosphere ng Earth, lalo na sa ionosphere, sila ay bumabangga sa mga gas molecules tulad ng oxygen at nitrogen. Ang collision na ito ay nagdudulot ng paglabas ng liwanag na siyang dahilan kung bakit nabubuo ang aurora. Samantala, ang iba't ibang kulay ng aurora ay resulta ng iba't ibang uri ng gas at energy na inilabas ng mga particle. Halimbawa, ang oxygen molecules ay naglalabas ng kulay green at red na ilaw, habang ang nitrogen naman ay naglalabas ng kulay blue at purple na ilaw. Kaugnay pa nito, ang Aurora Australis ay pinakamalinaw tingnan sa mga lugar na malapit sa South Pole tulad ng Antarctica, southern parts ng New Zealand, Tasmania at southern tips ng South America. Ang pinakamagandang panahon para makita ang Aurora Australis ay tuwing winter of Southern Hemisphere mula sa buwan ng May hanggang August. Ito ay dahil mas mahaba ang gabi at mas malinaw ang kalangitan, kung kaya't mas madaling makita ang fenomena na ito. Bukod pa dito, ang Aurora Australis ay mahalaga para sa pag-aaral ng mga scientist. Ang pag-aaral tungkol sa auroras ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa solar activity at space weather na may direktang epekto sa ating technology. Halimbawa, ang solar storms na nagdudulot ng auroras ay maaaring makaapekto sa satellite communications, GPS systems at kahit sa mga power grids. Number 2. Meteor showers. Ang meteor showers ay isang nakakamanghang pangyayari sa kalangitan. Ang mga bulalakaw ay parang mga bituin na bumabagsak mula sa langit at ito ay nagmumula sa tinatawag na radiant. Ang bawat meteor shower ay pinangalanan batay sa constellation kung saan matatagpuan ang radiant. Ngunit paano nga ba nangyayari ang meteor showers? Ang mga comets ay nag-iiwan ng mga bakas ng alikabok at maliliit na bato habang umiikot sa araw. At kapag ang Earth ay dumadaan sa mga bakas na ito, ang mga maliliit na piraso ay pumapasok sa ating atmosphere ng napakabilis. Sa pagpasok ng mga ito sa atmosphere, ang friction sa pagitan ng mga piraso at ng hangin ay nagdudulot ng pag-init at pagsiklab ng mga ito. At ito ang dahilan kung bakit nagiging bulalakaw ang mga ito. Karamihan sa mga pirasong ito ay nasusunog bago makarating sa lupa, pero may ilan naman na umaabot sa lupa at nagiging meteorites. Maliban pa dito, may ilang kilalang meteor showers na nagaganap sa iba't ibang part ng taon. Ang ilan sa mga pinakakilala ay ang Perseids, Leonids, Geminids at ang Quadrantids. Ang Perseids ay isa sa pinakakilala at pinakamatagal na meteor showers na nagaganap tuwing August. Ang mga Perseids ay nagmula sa mga fragments ng Swift-Tuttle Comet at may radiant sa constellation ng Perseus. Kilala ito sa kanilang maliwanag at maraming bulalakaw na umaabot sa 60 hanggang 100 na mga bulalakaw kada oras. Samantala, ang Leonids naman ay nagaganap tuwing November at nagmula ito sa Temple-Tuttle Comet. Ang kanila namang radiant ay nasa constellation ng Leo.
ang Leonids ay kilala sa malalakas na pag-ulan ng bulalakaw na maaring umabot sa daan-daan o kahit libu-libong bulalakaw kada oras sa mga taon ng kanilang peak activity. Bukod pa rito, ang Geminids naman ay nagaganap tuwing December. Ang kanilang radiant ay nasa constellation ng Gemini at nagmula sa asteroid 3200 Phaethon. Ang Geminids ay kilala sa kanilang maliwanag at makulay na bulalakaw. Karagdagan pa, ang Quadrantids ay nagaganap naman tuwing January at may radiant sa constellation ng Butes. Ang pinagmulan ng Quadrantids ay hindi pa rin lubusang natutukoy, ngunit maaaring mula ito sa asteroid 2003 EH1. Kaugnay pa nito, ang panunood ng meteor showers ay hindi nangangailangan ng mga special na kagamitan tulad ng telescope o binoculars. Ang pinakamagandang paraan upang manood ay sa pamamagitan ng pagpunta sa isang lugar na malayo sa mga ilaw ng lungsod upang malinaw na makita ang kalangitan. Number 3, Moon Halo. Ang moon halo ay isang pangyayari sa kalangitan na makikita sa paligid ng buwan. Ang moon halo ay nabubuo kapag ang liwanag ng buwan ay dumadaan sa mga ice crystals sa mataas na bahagi ng kalangitan. Ang mga crystals na ito ay karaniwang hexagonal ang hugis at naka-align sa iba't ibang direksyon. Kapag ang liwanag ng buwan ay tumama sa mga crystals, ito ay nagbe-bend. Ang bent light na ito ay nagre-resulta sa isang halo na may sukat na 22 degrees. Ang prosesong ito ay katulad ng kung paano nabubuo ang rainbow sa pamamagitan ng light bending. Maliban pa rito, may iba't ibang uri ng halo na maaaring makita, depende sa hugis at ayos ng mga ice crystals. At ang pinakakaraniwang uri ay ang 22 degree halo na parang bilog na mayroong liwanag na kumakalat palabas. Mayroon ding circumhorizontal arc. Ito ay isang makulay na linya sa kalangitan, ngunit ito ay bihira lamang dahil nangangailangan ito ng tamang light angle. Bukod dito, may mga tangent arcs at sun dogs din na mas karaniwan kapag ang araw ang siyang pinagmumulan ng liwanag kaysa sa buwan. Subalit, sa iba't ibang kultura, ang moon halo ay mayroong iba't ibang kahulugan. Sa ilang lugar, ito ay itinuturing na sign na mayroong paparating na bagyo o malakas na ulan. Ngunit sa iba naman, ito ay sign ng swerte o magagandang bagay. Bagamat hindi direkta ang palatandaan ng pagkakaroon ng masamang panahon, ang moon halo, ang mga cirrostratus cloud na nagdudulot nito ay kadalasang nauugnay sa paparating na bagyo o weather front. Ibig sabihin, kapag mayroong halo, maaaring mayroon ding high cloud na nagbabadya ng masamang panahon. Number 4, Lunar Eclipse. Ang lunar eclipse ay isang pangyayari kung saan ang anino ng Earth ay tumatama sa Moon. Nangyayari ito kapag ang Earth, Moon at Sun ay nakahanay sa isang tuwid na linya at ang Earth ay nasa gitna nito. Dahil dito, hindi direktang umaabot ang liwanag ng araw sa buwan at sa halip ay dumadaan ito sa anino ng Earth. At nangyayari lamang ito kapag full moon. Samantala, may tatlong uri ng lunar eclipse, ang penumbral, partial at ang total. Ang penumbral lunar eclipse ay hindi masyadong napapansin dahil ang moon ay dumadaan lamang sa penumbra, ang malabong bahagi ng anino ng mundo. Dito ay nagdidilim ng kaunti ang buwan, ngunit kadalasan ay hindi ito napapansin ng marami dahil sa kaunting pagbabago sa liwanag nito. Sa partial lunar eclipse naman ay bahagi lamang ng buwan ang natatakpan ng umbra. Dahil dito ay isang bahagi ng buwan ang nagiging madilim habang ang natitirang bahagi naman ay nananatiling maliwanag. Ang pangyayaring ito ay mas madaling makita kumpara sa penumbral eclipse. Bukod dito, ang pinakakapansin-pansin naman ay ang total lunar eclipse kung saan ang buong buwan ay natatakpan ng umbra ng mundo. At kapag ito ay nangyayari, ang buwan ay nagmumukhang kulay pula na tinatawag na blood moon. Ang pulang kulay na ito ay dahil sa Rayleigh scattering, isang proseso kung saan ang sinag ng araw ay dumadaan sa atmosphere ng mundo at nagkakalat ng kulay blue at violet na liwanag. Sa kabilang banda, ang lunar eclipse ay mahalaga sa astronomy at kultura. Sa kasaysayan, ang mga lunar eclipse ay itinuturing na mahalagang sign o pangitain. Halimbawa, sa ancient China, iniisip nila na ang lunar eclipse ay dulot ng isang malaking dragon na kumakain ng buwan. Habang sa ibang kultura naman, itinuturing ito bilang panahon ng pagbabago o isang tanda ng muling pagbangon. Sa ngayon, pinag-aaralan ng mga astronomers ang lunar eclipse upang mas lalo pang maunawaan ang galaw ng ating solar system.
Ang pag-aaral sa mga eclipse ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa orbit ng ating buwan, epekto ng Sun at Earth's gravity sa Moon, at mga pagbabago sa atmosphere ng Earth. Number 5, Comet. Ang comet ay isang maliit na bagay sa kalawakan na umiikot sa Sun. Karaniwan itong binubuo ng yelo, alikabok at mga bato. Ang pangunahing bahagi ng comet ay ang nucleus na binubuo ng frozen water at iba pang mga gas. Kabilang na rin dito ang alikabok at bato. Subalit, may dalawang uri ng comet, ang short period comets, na umiikot sa araw ng mas mababa sa 200 years at ang long period comets, na umaabot naman ng libu-libong taon bago makumpleto ang isang orbit. Samantala, kapag lumalapit ang comet sa araw, ang init nito ay nagpapalabas ng mga gas at alikabok mula sa nucleus. At ito ang bumubuo ng isang malaking ulap na tinatawag na coma. Ang ulap na ito ay binubuo ng mga gas tulad ng tubig, carbon dioxide, ammonia at methane. Ang solar wind at radiation mula sa araw ay humihip sa mga particle na ito palayo sa nucleus na nagre-resulta sa pagbuo ng dalawang tails, ang isang gas tail at ang isang dust tail. Ang gas tail ay palaging nakaturo palayo sa araw dahil sa solar wind habang ang dust tail naman ay sumusunod sa orbit ng comet. Kaugnay pa nito, isa sa mga pinakakilalang comets ay ang Halley's Comet na bumabalik tuwing 76 years. Kilala na ito simula pa noong unang panahon at isinulat na rin ito sa maraming records ng kasaysayan. At noon ngang 1986 ay bumalik ang comet at sinundan ito ng mga spacecraft para pag-aralan ng mas mabuti. Dahil dito ay natuklasan ng mga scientist na ang nucleus ng Halley's Comet ay may haba na humigit kumulang 15 kilometers at 8 kilometers naman ang lapad. At binubuo ito ng mga materials na katulad ng sa sinaunang solar system. Maliban pa rito, ang pag-aaral tungkol sa mga comet ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa pinagmulan at pag-evolve ng ating solar system. Ang mga ito ay itinuturing na mga time capsules na naglalaman ng mga materials mula pa noong nabuo ang solar system mga 4.6 billion years na ang nakalipas. Karagdagan pa, maraming mission ang inilunsad para mas lalo pang mapag-aralan ang mga comets. At isa sa mga pinakakilala dito ay ang Rosetta Mission ng European Space Agency o ESA. Noong 2014, ang Rosetta spacecraft ay umikot sa paligid ng isang comet na tinatawag na 67P Churyumov-Gerasimenko. Nagpadala ang Rosetta ng isang lander na matagumpay namang nakarating sa ibabaw ng comet. Number 6, Star Trails. Ang star trails ay mga guhit ng liwanag na lumalabas sa mga larawan ng kalangitan sa gabi kapag gumagamit ng mahabang exposure. Ang mga guhit na ito ay nangyayari dahil sa paggalaw ng mga bituin habang umiikot ang mundo. Paano ba nabubuo ang star trails? Kapag kumukuha ng picture ng kalangitan sa gabi gamit ang mahabang exposure, ang mundo ay umiikot kung kaya't ang mga bituin ay nagmumukhang gumagalaw. Dahil dito, nagiging parang mga guhit o arch ang mga bituin sa picture. Ang hugis ng mga guhit na ito ay depende rin sa direksyon ng kamera. Kung ang kamera ay nakatutok sa hilaga o timog, ang mga guhit ay pabilog. Subalit, kung nakatutok naman ito sa silangan o kanluran, ang mga guhit ay mahaba at tuwid. Samantala, upang makagawa ng star trails ay kailangan na mayroong kamera na kayang gumawa ng long exposure. Madalas ditong ginagamit ang mga DSLR o mirrorless na kamera na may manual mode. Mahalaga rin ang matibay na tripod para hindi gumalaw ang kamera. Dagdag pa dito, sa settings naman ng kamera ay may mababang ISO katulad ng ISO 100 o 200 at ito rin ang ginagamit para maiwasan ang noise. Ang aperture naman ay madalas nakabukas sa pinakamalawak na setting katulad ng F2.8 para makapasok ang mas maraming liwanag. Sa Star Trails Photography ay mahalaga din ang tamang composition. Madalas ay sinasama sa mga photograph ang mga bundok, puno o gusali para mas maganda ang picture. Pagkatapos makakuha ng picture ay pinoproseso ang mga ito gamit ang software tulad ng Adobe Photoshop or Lightroom. Ngunit may mga photograph naman na gumagamit ng stacking technique kung saan maraming maikling exposure ang pinagsasama-sama para bumuo ng isang Star Trail image. Nakakatulong ito para mabawasan ang noise at mapanatili ang quality ng larawan. Gayun din ay matagal nang interesado ang mga tao sa Star Trails. Noon pa man ay ginagamit na ito ng mga sinaunang astronomers para pag-aralan ang galaw ng mga bituin at planeta.
Ngayon, ang Star Trails Photography ay isang paraan para ipakita ang kagandahan ng kalangitan at ang paggalaw ng mundo sa isang artistic na paraan. Nakakatulong din ito para maging mas connected ang mga tao sa kalikasan at sa universe. Sa kabilang banda, ang Star Trails Photography ay may mga hamon. Ang liwanag mula sa buwan at ang mga ilaw sa lungsod ay maaaring makaapekto sa quality ng larawan. Number 7. Supernova. Ang supernova ay isang napakalakas na pagsabog na nangyayari kapag ang isang bituin ay namamatay. Ito ay isa sa mga pinakakapansin-pansing pangyayari sa kalawakan dahil naglalabas ito ng napakalaking amount ng energy at liwanag. May dalawang pangunahing uri ng supernova, ang type 1 at type 2. Ang pagkakaiba ng dalawang uri ay nakabatay sa kung paano sila nabubuo at sa kanilang mga katangian. Samantala, ang type 1 supernova ay nangyayari kapag ang isang white dwarf, isang uri ng bituin na natapos na ang pagsasanib ng mga elements at nag-collapse, ay sumisipsip ng material mula sa isang kalapit na bituin sa isang binary system. Habang dumarami ang materials na nasisipsip, ay tumataas ang mass ng white dwarf hanggang umabot ito sa limitation na tinatawag naman na Chandrasekhar limit. Sa puntong ito ay nagiging unstable na ang white dwarf at sumasabog ito bilang type 1 supernova. Ang ganitong uri ng supernova ay may pare-parehong liwanag kaya ginagamit ito upang sukatin ang distansya sa kalawakan. Ang type 2 supernova naman ay nangyayari kapag ang isang napakalaking bituin ay nauubusan na ng nuclear fuel. Kapag hindi na kayang suportahan ng bituin ang sarili laban sa gravitational collapse, ang core nito ay nagko-collapse at bumubuo ng isang neutron star o minsan ay isang black hole. Ang mabilis na pag-collapse na ito ay nagdudulot rin ng rebound effect na nagpapasabog sa mga panlabas na bahagi ng bituin na naglalabas ng napakalaking amount ng energy at liwanag. Ang type 2 supernova ay naiiba sa type 1 dahil mayroong hydrogen emission lines sa spectrum nito na nagpapakita na ang bituin ay may hydrogen sa outer layers bago ito sumabog. Gayun din, ang mga supernova ay mahalaga sa pag-unawa sa kalawakan. Ang mga ito ay nag-aambag din sa pagkalat ng mga elements sa kalawakan. Ang mga mabibigat na elements tulad ng bakal, nickel at uranium ay nabubuo sa loob ng mga bituin sa pamamagitan ng pagsasanib ng mga elements at pagkatapos ay nailalabas sa kalawakan sa pamamagitan ng supernova explosions. Ang prosesong ito ay mahalaga sa pagbuo ng mga bagong bituin, planeta at maging ng mga living organisms. Dagdag pa dito, ang mga elements na bumubuo sa ating katawan ay nagmula sa mga bituin na sumabog billion years na ang nakalipas. Bukod pa rito, ang pag-aaral ng mga supernova ay nagbibigay din naman ng mahahalagang impormasyon tungkol sa pagpapalawak ng universe. Ang mga Type 1A supernova na may halos pare-parehong liwanag ay ginagamit upang sukatin ang mga distansya sa kalawakan at upang malaman ang bilis ng pagpapalawak ng universe. Number 8. Lenticular clouds. Ang mga lenticular clouds ay isang uri ng ulap na mukhang bilog o parang plato. Karaniwan itong makikita sa itaas ng mga bundok o matataas na lugar. Ang mga ulap na ito ay makinis at bilog, kung kaya't minsan ay napagkakamalan silang UFO o kakaibang bagay sa kalangitan. Ang mga ulap na ito ay nabubuo dahil sa mga wind waves. At kapag ang hangin ay tumama sa mga bundok, ito ay umaangat at bumababa naman sa kabila na nagdudulot ng pagbuo ng mga wind waves. Sa mga lugar kung saan ang hangin ay umaangat, ang tubig sa hangin ay lumalamig at nagiging ulap. Kung malakas ang wave at sapat ang tubig sa hangin, ay nabubuo ang lenticular clouds. Ang prosesong ito ay tinatawag na Lee waves. Subalit, kahit malakas ang hangin, ay nananatili pa rin ang mga lenticular clouds dahil sa balanse ng wind waves. Madalas itong makikita sa mga bundok tulad ng Andes, Himalayas at Rockies, at pati na rin sa iba pang matataas na lugar sa buong mundo. Ngunit dahil sa kakaiba nitong anyo, madalas itong napagkakamalang UFO, lalo na kapag maliwanag ang araw at kumikislap ang mga gilid ng ulap. Bukod sa kagandahan nito, mahalaga ang lenticular clouds para sa pag-aaral ng panahon at kalangitan. Ang presensya ng mga ulap na ito ay senyales ng magulong hangin na tinatawag na turbulence na maaaring makaapekto sa paglipad ng mga eroplano.
Ang mga piloto ay kadalasang iniiwasan ang mga lugar na may lenticular clouds dahil sa panganib ng turbulence. Ang turbulence na dulot ng wind waves ay maaaring magdulot ng hindi maayos na paglipad at posible ring magdulot ng aksidente. Kung kaya't mahalaga ang pag-unawa at pag-monitor sa mga ulap na ito para sa kaligtasan ng mga eroplano at ng mga pasahero nito. Gayun din, sa pag-aaral naman ng lenticular clouds, gumagamit ang mga scientist ng iba't ibang technology tulad ng satellite imaging, radar at computer models upang masuri kung paano ito nabubuo at paano ito gumagalaw. Number 9, light pillars. Ang light pillars ay isang hindi pangkaraniwang bagay na makikita sa kalangitan. Tumutukoy ito sa mga vertical light pillars na parang nanggagaling sa mga ilaw tulad ng streetlights o natural na liwanag mula sa buwan at araw. Ang mga haliging ito ay nabubuo kapag ang liwanag ay tumatama sa ice crystal sa himpapawid. Ang mga ice crystals na ito ay kadalasang hugis hexagon at nagre-reflect ng liwanag na nagiging dahilan ng mga vertical pillars. Subalit, upang magawa ito, ang mga ice crystals ay dapat naka-align ng pahiga o horizontally. Dahil dito, mas madalas makita ang mga light pillars sa mga lugar na malamig. Karaniwan itong nangyayari tuwing winter sa mga rehiyon na malamig ang klima, ngunit maaari din itong mangyari basta may sapat na lamig para sa air frost. Sa gabi, ang light pillars ay kadalasang nanggagaling sa mga ilaw sa kalsada. At sa araw naman, maaari din itong mabuo mula sa sun mismo o sa reflection ng liwanag mula sa ground ice. At kapag ang light pillars ay galing sa buwan, tinatawag itong moon pillars. Ngunit mas mahina lamang ang kanilang liwanag dahil mas mahina ang liwanag ng buwan kumpara sa araw. Gayun din, hindi palaging madaling makita ang light pillars dahil kailangan nito ng tamang panahon. Kailangan ng malamig na panahon at malinaw na kalangitan para makita ang mga ice crystals na bumubuo ng light pillars. Kinakailangan din na sapat ang laki at pantay-pantay ang ayos ng mga ice crystals para makabuo ng magagandang light pillars. Sa kasaysayan, madalas itong itinuturing bilang tanda mula sa kalangitan. Number 10, Blue Jets. Ang Blue Jets ay isang uri ng kidlat na nangyayari sa mataas na bahagi ng kalangitan. Natuklasan ito noong 1990s sa mga pictures mula sa mga ginawang misyon ng NASA gamit ang mga high-altitude balloon at satellite. Iba ang Blue Jets sa karaniwang kidlat na nangyayari sa pagitan ng ulap at lupa. Nagsisimula ito mula sa tuktok ng malalaking ulap na tinatawag na cumulonimbus at umaabot pataas, papunta sa stratosphere. Ang kulay blue nitong kulay ay dahil sa nitrogen sa hangin na nagliliwanag dahil sa high voltage mula sa kidlat. Kasama din ng blue jets ang iba pang fenomena tulad ng sprites at elves. At lahat ito ay bahagi ng transient luminous events o TLEs. Ngunit, hindi pa lubos na nauunawaan kung paano nabubuo ang blue jets, pero maraming teorya ang mga scientist tungkol dito. May isang teorya na nagsasabi na nagmumula ito sa malaking electrical discharge sa loob ng ulap na nagiging sanhi ng high voltage na umaabot pataas sa stratosphere. Ang malalakas na bagyo at mga espesyal na kondisyon sa atmosphere ay maaaring makatulong upang mabuo ang blue jets. Bukod pa rito, mahalaga ang pag-aaral patungkol sa blue jets upang maunawaan ang kakaibang fenomena sa ating kalangitan. Maaari itong magbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kung paano nagpro-process ang ating atmosphere at ang pakikipag-ugnayan nito sa lupa. Bukod dito, ang pag-aaral ng blue jets ay makakatulong din sa pagpapabuti ng mga weather forecasting models, lalo na sa pag-unawa hinggil sa kung paano nabubuo ang malalakas na bagyo. At upang mas lalo pang mapag-aralan ng blue jets, gumagamit ang mga scientist ng iba't ibang technology tulad ng ground-based observatories, aircraft-based sensors at space-based instruments. Ang mga high-speed cameras at spectrometers ay ginagamit naman para makakuha ng mga pictures at data tungkol sa mga blue jets.